Welcome back, mga kaldab. Ito po yung pinaka-latest, mga kaldab, na post-video ni Richard Folkerson Jr. na kung saan binabati nga po tayo ng maligayang Pasko, mga kaldab. Marami po nagko-komento bakit nga po ba hindi pa tinanggal yung payong, mga kaldab. Hindi naman maulan at siyempre gabi na, mga kaldab. Baka kumbaga ayaw lang po nila ng hamog, mga kaldab. Sa mga nagtatanong po, marami kasi nagtatanong at nagdududa, mga kaldab, kung naandyan nga po ba si Mengay o wala. Basta, mga kaldab, andyan si Lola Linda, alam na natin yan, di po ba? Kumbaga siyempre yan na lang po yung wish niya na makasama at makita sina Mengay at Isoy. Hindi naman lingid sa inyong kaalaman na talaga number one true-blooded Aldab nation yan. Number one na talagang nagre-regalo po ng lechon yan, mga kaaldab. Real talk to, mga kaaldab, ha? Sa mga hindi naniniwala, sa mga nagre-react, okay lang. Kumbaga, nire-respeto ko naman po yan. At ginagalang ako pagdating sa mga bagay na yan. Masasabi nyo 101% na updated po tayo dyan. Doon po sa mga taong nagre-react hanggang ngayon, sa mga taong sinasabing fake news po tayo, okay lang, mga kaaldab. Ako naman po, pagdating sa pagbibigay ng update, 101% naman po tayo eh. Huwag lang naman po tayo baba, kumbaga poposan ng hindi maganda. Kung titignan nyo kasi, mga kaaldab, yung mga post ngayon sa social media, kapansin-pansin naman po ninyo na talagang masasabi natin na pabor lahat sa Aldab Nation. Kaya nga po nagre-react itong mga main fanatics at R-Main dahil wala po silang post. Normal lang po yan. Kita nyo naman po si Madam Mirna Baluyot. Talagang binabatikos po nila. Di po ba? Real talk, mga kaaldab. Talagang todo yung pambabas po nila sa isa. Talagang kailangan ibagsak nila yung tipong ganon, mga kaaldab. Pero okay lang, mga kaaldab. Alam naman po natin na matatag yan si Mirna Baluyot. Hindi nila basta-basta o kayang i-down agad-agad yan, di po ba? Ngayon, ang babasagin na naman po nila rito si Lola Linda. Sasabihin na naman nila, oh, porket ba lagi na ando si Lola Linda sa mga post ni Alden, sa post ni Daddy Bay? Eh, patunay lang yan na naandyan si Mengay. Patunay lang yan. Eh, namamasyal lang at syempre bonding moment nga ng pamilya Mendoza, pamilya Folkerson. Okay lang, mga kaaldab. Alam ko naman po na yun po yung sasabihin po nila eh. Alam ko na yun na naman po yung pambabatikos nila sa atin. Eh wala naman po silang iba na sasabihin na hindi kaaya-aya. Di po ba? Nag-aantay na lang sila ng mga update, mga posts. Kasi magtataka din po kayo dun sa post ni Mengay, no? O ng pamilya Folkers, pamilya Mendoza sa Japan. Para naman kasing kahina-hinala din po yung post. Ito ay base lang sa mga impormasyong nakikita ko. Base lang sa mga nagre-react, nagko-komento. Kasi titignan nyo po, wala naman po talagang video na naandun si Mengay. Wala naman po talagang video na magpapatunay. Photos lang po kasi yung pinakita nila. Kaya, hindi lingid sa inyong kaalaman na marami magre-react. Marami magko-komento. Di po ba na? Kasi ano lang po, photos lang eh. Tapos yung pagkakakuha pa, eh, tagilid dun si Mengay. Di po ba? Kung titignan nyo naman po kasi yung kay Mati at kay Mengay, parang although may tao talaga dun, yung mukha lang po, mga kaaldab, talagang parang pinalitan. Although, yung damit ni Mengay siguro pinasuot na lang para mas masasabi natin kaaya-aya. Di po ba? Yung jacket na o dadali natin jacket ni Mengay para pagdating dun. Depende po ito, depende sa maniniwala, depende na lang po sa mga taong dumadaan sa channel natin kung ano yung magiging reaksyon po nila. Basta ako, masaya na po ako kung ano man po yung mga nababalitaan natin. Eh lahat naman po kasi yun pabor sa Aldab Nation, di po ba? Gaya nga po ng mga post video ngayon, sigurado babatikusin na naman nila si Daddy Bay o si Risa. Yun lang naman po yung gagawin nila eh. Before, tapos yung mga Alden fanatics, huwag nyo nang idikit si Mengay sa ito yung may mga hidden desire kay Richard Folkerson Jr. Ito yung mga tao na
kumbaga, akala mo laging apektado, laging kumbaga, hinahayaan lang naman po natin sila. Pero bakit lagi silang guilty? Hindi ko alam, mga kaalda ba, kung isa ito sa mga army na ngayon na talagang gusto nila mawala na talaga nga po si Mengay sa landas ni Richard Folkerson Jr. Bagay, nire-respeto naman po natin yan. At alam naman po natin na marami po talagang hindi tanggap si Mengay. Pero kung titignan naman po kasi nila at kung magbabase po sila sa mga video na inilabas, wala naman po talaga totally eksakto. Kaya nga yun yung pinaninindigan ko at sinasabi ko na mas paano nyo masasabing si Mengay yun? Eh wala naman pong video na inilabas. Dapat kahit papano naglabas ng video, no, nakasama ni Mati. Kasi legit yun eh, 1 minute yun eh. Kumbaga matagal-tagal yun, hindi basta-basta kayang i-edit agad-agad yun. Di po ba? Tapos medyo nasa ibang bansa pa, di po ba? Eh, wala pang eksperto na titingin. Di katulad dito sa Maynila na mababayaran po yung mga expert. Alam nyo naman po na maganda rin yung talent pin yan. Kaya medyo nakaduda-duda, di po ba? Although sabihin natin na nasa Japan nga, pero bakit wala nga po? Yun lang naman po yung simpleng gusto nating malaman. Kung sa Japan, bakit wala po? Di po ba? Bakit hindi siya masasabi natin na ganito-ganyan? Di po ba? Kaya nga po mapapaisip din po kayo eh. May mga bagay-bagay po na oo nga no, tama yung sinasabi ni Mr. Destiny. Pero hindi naman po nila to tinatanggap eh, yung mga paliwanag natin. Simple lang naman yung paliwanag natin. Simple lang naman yung ina-update natin. Pero bakit bitter na bitter po sila kapag ang pinag-uusapan natin eh ang real life couple? Totoo naman po eh, hindi po kasi nila tanggap. Gaya po ng pambabatikos nila lagi. Magpapasko, magbabagong taon na, galit pa rin po sila sa atin. Para hindi sila ma-stress o hindi sila magalit. Bakit kumbaga hindi muna sila dumaan sa channel natin, no? Hindi muna sila tumingin. Pero hindi. Balik pa rin po sila ng balik, tapos lagi tayong binabatikos. Sasabihin, mag-move on na kayo, Aldab Nation, wala na. Kumbaga tapos na yung boxing. Pagsapit ng 2023, ikakasal na sina Mengay at si Mr. Spotted, kawawa naman kayo. Kumbaga, pag dumating yung point na yan, hindi nyo kakayanin dahil pinaasa kayo ng pinaasa ni Richard Folkerson Jr., binigyan kayo ng binigyan ng throwback video ni Mr. Destiny. Di po ba? Yan ang sigurado, mga kaldab, ang sasabihin po nila. Yan sigurado yung hinihintay nila, yung pagsapit nga po ng 2023. Pero para sa akin, normal lang naman po yan eh. Para sa akin, kumbaga, hindi na bago yung mga bagay na yan. Lalo na po ngayon na talagang paunti-unti na pong lumalabas yung katotohanan. Ulitin ko ha, baka hindi pa po nila alam. Si Ibyang na po ang nagsabi. Ipinost na nga po ng Inquirer o ng Philippines Star yung sinabi ni Ibyang, for the record lang po, na andoon po nakalagay na wala pong sinasabi o never po na pinag-uusapan yung kasal. Di po ba? Real talk to, never po talaga nilang pinag-uusapan yung kasal. Yun ay base mismo sa sinabi ni Ibyang. O sabihin nila sinungaling si Ibyang, sabihin nila o sinungaling yung nanay ni Mr. Spotted, di naman totoo eh. Ang mainit ngayon, real talk, ang mainit ngayon, yung kasalang, alam nyo na, kasalang Rhea. Totoo po, Jontis, yung anak niya. Kaya nga po, tahimik na tahimik sila eh. Dahil buntis. Di po ba? Yun po yung ikakasal, hindi po si Mengay at si Mr. Spotted. Pero syempre, ang dami magre-react niya. Ako, Mr. Destiny, dinamay mo na naman. Totoo naman po eh. Hindi po ako nakatutok doon, nakapokus, pero bakit alam na alam ko yung balita? Di po ba? Pero syempre, hindi na natin tutuloy. Pasisikatin pa po natin yun eh. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin. Kaya kung bago lang po kayo sa channel na to, at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Tisoy, tama po ang channel na pinuntahan nyo. Kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha, pagkatapos mong
panoorin at lagi po kayong tututok para sa pinaka-latest pa po nating video na ilalabas.